ng mister ko, mga bossing. Napakabait. Asikasong-asikaso si mami. Ngayon ay 3.5 days. Walang humpay na pag-aasikaso. Pagmamasahe, pag-aakay sa CR, pagpapakain. Napakaswerte ko sa mister ko. Oh, daddy ha, sinasabi ko na yan. Napakaswerte ko, mapalad at nagkaroon ng mister. Napakabait. Napakapogi. Oh, smile naman. Napakapogi, napakabait, masikaso. Parang natutuluyan na. Pumikinis na ang bunbunan. Talagang ang tao ay bumabalik sa pagkabata. Habang tumatanda, yung bata, tumatanda. Pag matanda ka na, babalik ka naman sa pagkabata. Nawawala na ng buhok. Yan, ngayon po, sinunod ko yung bossing na nagsabi sa akin na maglagay ng ice pack sa bato. At feeling ko ay malaking tulong nga naman po ang naidulot. Habang ang aking anakis ay naglalaro. Yan, dila ko medyo makapaling sa kanan pa at medyo hilong-hilo ko sa kanan. Yan, kaya dito ko humihiga sa pwesto. Sabi naman ng doktor, unti-unti mawawala. Sabi, unti-unti naman daw po mawawala. Ayan, 3.5 days. Patuloy ako inaalaga ng mister ko. Yan, maya't maya masahe. Hindi pa nga po namin nabibideo yung mga toys ng aking anak. Yung Justin Pagyo channel. Ito naman yung anakis ko. Naliribang siya sa paglalaro. Nagyayakag nga po siya sa labas. At parang naiinip daw ata dito ang bossing. Inaantabayan na nila ako. Sabi ko, lumarga na po sila mamaya. At kaya ko naman dito. Dahan-dahan maglalakad. Kasi baka nga po matumba. Yan. Ang sabi nga po nila, at naranasan ko rin dati, pag ikaw ay stress, pagod, yan po, umaatake talaga mga bossing ko. Yung vertigo. Ngayong araw na ito ay ika-3 araw at kalahati na meron po akong vertigo. Sa pagkakaroon ko ng vertigo ay marami po akong nalaman na mga mali na mga pinagagagawa ko, kaya sumumpong muli ang aking vertigo. Noong 2018 nga po, nagkaroon ako ng vertigo. Hindi po ako makatayo, sobrang naikot yung paligid. Yung paningin ko po ganun. Tapos, nagsusuka po ako na nagsusuka. Pero ang sabi ng doktor, nagpa-check up ako kahapon, sinuswerte pa rin. Kasi nga po, last day na ng doktor dahil bakasyon na po sila dahil mag-holiday. Kaya last day niya na kahapon. Pinilit ko po kahit sobrang hilo ko, inalalayan ako ng mister ko. At dati naiinis ako sa mister ko kasi parang feeling ko kapag nagkaroon ako ng sakit, walang mag-aalaga sa akin. Dahil kapag nagkakaroon ako ng yung mga lagnat-lagnat ba, sarili kong usa, sarili kong punas, wala nag-aalaga sa akin. Pero ngayon, naramdaman ko na mahal talaga ako ng mister ko kasi sobrang pag-aalala lang po niya sa akin. Tapos iyak po siya ng iyak. Sabi ko sa kanya, huwag naman siyang umiyak dahil baka siya naman po yung mapaano. Ito po, nakuha ko sa yung paglilipat nga po namin ng mga pampaswerte doon sa kabila. Kasi naniniwala ako na masigit siyang suswertihin doon. Kasi may taglay na swerte nga po si Joey Lynn.
na nagsimula lang sa 5,000 pesos. Lumaki na po siya ng lumaki. Dahil may susupot po siya nung siya pinanganak. Sinasabi na at may taglay na swerte. Tapos, ayun nga po. Parang magwa 1 week na kami po ay ganun ang ginagawa na pauli-uli dito, doon. Tapos, ang pahinga lang po ay tulog ng alas 10. Talagang dami naming mahinakot. Tapos, ayun po, napupuyat pa dahil minsan alas 12 magigising ako. Bigla akong maalala yung anak ko, iyak ako ng iyak. Hanggang sa isang araw, humugong po yung tenga ko. Tapos, nalula na po ako, yung paningin ko, umiikot. Hindi ako makatayo. Pag ako'y lumingon, kaya steady lang ako, nakatulala lang po ako. Kasi, kapag lumingon ako sa kanat kaliwa hanggang ngayon, ay umiikot nga po yung aking paningin. Kaya steady lang dapat. Kapag po ako ay tatayo, iihi. Nung una, hindi ako makatayo. Inalalayan ako ng mister ko kahapon. Dahil sobrang lula ko, hindi ako makatayong mag-isa. At dahil nga po, ang paningin ko ay umiikot ang paligid. At sumuhugong po yung tenga ko, parang may kuliglig sa loob. Pagkatapos, para bang may humahangin ng malakas yung pagaspas po ba ng hangin, ganun. Yun, may vertigo nga po ako. Tapos, yun sakto-sakto, last day na kahapon nakapagpa-check up ako. Ngayong magang ito, mas okay naman po yung pakaramdam ko. Dahil nakainom na po ako ng gamot. Pero yung kahapon, feeling ko hindi tumalab naman yung gamot kasi kada inim ko, sinusuka ko rin po siya. Pero ngayong umagang ito, dahil parang naano ko na hindi ako pwedeng maglilingon kung saan-saan, kaya hindi ako nahihilo, naka-steady lang po yung paningin ko. Sabi po nila, ikusa naman po itong nawawala. Pero napakahirap po dahil sa pinagdadaanan ko nga po na kakaisip sa aking anak at sobrang pagod. Iyak ng iyak, kaya hindi po pala talagang maganda po yun. Dahil ito ang maaaring unang maging resulta, ang magkaroon ka ng vertigo na napakahirap. Kung ikaw ay may lagnat, mainam pa po yun dahil kapag may lagnat ka, inom ka ng Bijesic, maglagay ka ng ano sabihin po sa ulo, okay-okay pa po yun eh. Pero ang pagkakaroon ng vertigo, umiikot sobra-sobra ang paningin at hindi ka makakatayo. Tulala ka lang kasi hindi pwede na malikot yung kamata mo dahil lalo ka mahihilo. Ayan, kailangan mo ng katuwang kasi hindi ka makakatayo dahil maaaring ikaw ay madulas or mabarog ang ulo. Kaya mag-ingat po kayo mga bossing. Ayan. Pero syempre hindi lagi pwedeng ganito. Kaya todo dasal po ako na manata po ako na every Sunday, family day at sisimba po kami palagi, every Sunday, panata ko po yan. Sabi ko po, Papa Jesus, gumaling lang po ako. Every Sunday, magsisimba po kami. Kasi kami po, kung magnaibigan lang po magsimba, kung may wish, ayun, simba po kami. Pero gabi-gabi naman po, nagdadasal po kami. Ito po yung altar po namin. Yan, sila Papa Jesus. Mahal na santo ninyo, mahal na santo ninyo na Cebu. Tapos nasa baba naman po namin yung Malabere ng Manawag. May Malabere ng Manawag din po kami sa aming pong kwarto. Meron din kami yung Our Mother of Perpetual Help. Kaya ingatan nyo po mga bossing ko ang inyo pong kalusugan. Huwag nyo abusuin, huwag isip ng isip. Dahil sa ending, maring magkaroon din po kayo ng gantong karamdaman.